Okay, live. Live na tayo. Share ko lang yung link. Ayun, share. Okay mga kausap, magandang gabi sa inyo lahat. Medyo late tayo nagsimula ngayon kasi mga guests natin ngayon medyo talagang fresh from work, no? Talagang hindi pwedeng hataki ng maaga dahil hindi naman talaga natatapos ang trabaho ng mga to. Eh buti nga, nahata ko pa eh. Kahit na medyo late na buti nahata ko pa eh. Talaga nagmadali pa sila just to join us tonight. At syempre, na-post ko na yan sa Facebook ko, na-post ko na sa Instagram. So I guess may idea na kayo kahit paano kung sino yung mga katangangi-tanging mga guest na mga kasama natin ngayong gabi. So, hatakin na natin sila. Parang Vault is Vibe. Let's vault in! Ayan! Yes! Yes, thank you very much. Raffy Tima, Mariz Umali Tima, and Miss Sandra Aguinaldo. Yes! No. Let's vault in! Let's vote in! Guys, thank you so much. Alam ko, galing pa kayong trabaho. Ako medyo work from home ngayon. Sinasalo niyo ako. maraming salamat sa pag-imbita sa amin, Dobolo, sa iyong award-winning show. Alam ko, man-nominate na to sa kon eh, sa Webby Awards. So, maraming salamat. Ito pala. Kung merong kapare-pareho yung mga kasama ko ngayon, hindi na maitatanggi, multi-awarded mga personalities to mga to. No? Wow. Kaya feeling ko parang... Ito ba yan? Ayan, ang dami mga tropi sa likod mo. Mga kapitapitagan, mga award-winning reporter, si Raffy, syempre, the father of Filipino drone journalism. Tama ba? Filipino drone journalism. Si Sandra, grabe yung mga award-winning, ano? Pati si Mariz. Ay, no. Share na lang ng mga awards niyo. Basta huwag mo kami kalimutang pasalamatan pag tinanggap mo yung Webby Award mo. Neto, no? Yun lang. Ito naman, nagsimula to, katuwaan lang. Kasi, alam mo, medyo may mga times na bagot ka, parang kinakausap mo nalang yung pader. Kinausap ko itong laptop. Kaya, alam ko, sumasagot na sa'yo si Irene, eh. Kaya... Kasi, Uy, sumasagot na. Sumasagot na sa'yo. Oo. Okay, guys, ngayon alam natin, no, kasi yung mga kasama natin ngayon, talaga mga respetado, kagalang-galang, tsaka talagang kinabibilibang mga journalists, no? Pero ngayong gabi, medyo kalimutan natin yung pagiging journalists natin, no? What if kung hindi tayo naging reporters, okay? Pero bago yan, gusto lang muna natin tanungin, bakit nga ba natin pinasok to? Isa-isa lang. Unahin natin si Raffy kasi eto pala, medyo si Raffy, kung mapansin nyo, medyo kakalas-kalas yan from time to time kasi nakatoka ngayon, mag-early newscast pa yan, 24 oras. Ito na yung script ko. Ayan na. Huwag mo ipakita ba? Unahin natin si Raffy. Raffy, bakit mo ba pinasok itong, bukod kay Mariz Umali, bakit ka ba nag-enjoy dito sa trabaho ko? Nauna siya sa akin. Talagang nilinaw mo. Bata pa na ako, no? Napapanood ko na yung Oscar Oida sa isang morning show sa GMA. Ay, grabe, Raffy. Sabi ko, uy, pwede to ah. Sabi ko, morning sa GMA. Raffy, kung hindi ko nakita morning yung mga... Morning sa GMA ba yun? Sabi ko, hindi ko nakita yung mga exploits mo sa mga conflict story mo. Hindi ako kikit din sa pagbabalita. Napanood ko muna yun. Nagta-traffic pa lang ako sa kalsada ng mga panahon na yun. Ay, natatandaan ko talaga, umaga-umaga, bago mag-exam, napapanood ko na kayo sa umaga. Kaya sabi ko, pwede. O, pero yun nga, Raffy ko. Yun nga, seriously. Ah, si Raffy muna. Hindi ako aksidente lang yung aking pagpasok. Paano? Well, mahilig kasi ako magsulat. Mula elementary, high school, nagsusulat na ako. So, ine-enter ako ng school namin sa mga school writing competitions. Hanggang sa ipasok ako sa yung, ano nga bang tawag doon? Yung neurons ko, no, medyo nabawasan. So, yung memory ko. Apekto. Yung ano,
division ba yun? Division? NSSPC. Well, national na yun. National Secondary Baston. Wow. Pero nagsimula ako sa correction, district. Correction, national. NSSPC. Yes. Nanalo ako. Nag-regional. Tapos nag-national. Sa national, syempre, kalabang ko na yung mga taga-UP, Ateneo, yeah. UST. Pinakain mo na ang kabo. Naman ako sa top 5 kahit paano. Yes. High school pa ako noon. Tapos doon ko na-realize na pwede ko palang pasukin tong mundo ng journalism. Pero noon, hindi ko pa talaga naiisip. Nung nag-college na ako, first year college, wala pa akong choice ng course na kukunin. Although gusto ko talaga maging anthropologist tulad ng daddy ko. Mag-UP dapat ako. Kaya lang, nung nag-exam ako for UP, ang kinuha kong course ay, guess what? Engineering. Statistics? Bobo ako sa math. Yan, tandaan mo yan. Bobo. May magaling ba sa atin sa math? Pero kinuha ko yung engineering. Mechanical pa. Yung ko. Tapos, tatlo yun eh, di ba? Tama ba? First, second, tapos yung third. Yung first ko, lata mechanical. Engineering. Oh, dalawang civil. Engineering yun eh. Tapos pangatlo ko is English. Civil. Yeah. English yung pangatlo ko. Nakapasa naman ako. Kaya okay. Lang, hindi ako umabot sa quota ng UP Diliman. So, tinatapon ako sa UP Baguio. Sabi nila, after mo ng 1 year doon, pwede naman mag-UP Diliman. But of course, engineering. Kaya lang, doon ko na-realize sa sandali. hindi ko mundo yung engineering. So, nag-aral ako sa Trinity. So, nung nasa Trinity na ako, may nakita ko course, mass communication. Nakita lang niya para sa tabi-tabi, no? Oo, sabi ko parang puro general yung mga subjects dito. Sige, ito na lang muna kunin ko. Kasi puro general yung subjects. Pwede ako mag-shift sa ibang course after. Pero yun, nagustuhan ko na yung course na yun. Pinapag-voiceover ako pag may mga programs. Hanggang sa, yun na, nagtuloy-tuloy na hanggang sa mag... natatapos ko yung 4 years na hindi ako nag-shift. Ano, nag-apply ka ba? Sa mga hindi nakakalam, ang unang network ni Raffy ay IBC, tama? IBC, tama IBC. IBC, oo. Paano yun? Nag-apply ka lang? Walk-in? Ay, hindi. Well, journalism muna ako noon. Sa print muna ako nag-start. Fourth year college pa lang ako noon. Nagsusulat na ako sa isang sports weekly magazine. Wala na ngayon yun. Tapos bago ako gumadjo. Sports today ba yan? Sports Weekly Magazine. Uy, sikat yun nung kapanahunan mo. Binibili ko dati yun. Every Friday yun, di ba? Every Friday. Di ba every Friday yun? Photojournalist ako nun. Wala akong photographer. Oh, ako mismo yung kumuha. Tess Asmines, no? Di ba? Isa sa mga article na ginawa ko dati. Nakalimutan. Archery yun. Isa sa mga huling article ko dun. Archery. Anyway, evening paper pumasok din ako. Wala na rin ngayon nun. So, alam na, Raffy. Paper. Tapos, ito, isang mabilis lang bago ako umere. Ere na. Ako sa GMA 7. Ere na ako in a few minutes. Nagpasama sa akin yung isang schoolmate ko. Sabi niya, Raffy, sama mo naman ako. Kasi may sasakyan ako noon. Sama mo naman ako. Mag-drop off lang ako ng aking resume sa IBC 13. Sabi niya, sige, sinamahan ko. Kasi wala naman akong ginagawa noon. Kasi pag nasa dyaryo ka, pwede kang magtatawag lang, tapos makakagawa ka ng article. So, okay. Hindi ako nagpunta nun sa Bitco, nasa phone lang ako. Sinamahan ko siya. Pagdating ko sa Channel 13, nakita niya yung mga resume ko, nagkalat kasi bagong graduate eh, di ba? Nagkalat sa sasakyan. Sabi niya, may mga resume ka pala rito. Isabit na rin kaya natin. So, yun. Ginather namin yung mga resume ko na nando doon, tapos sinabit namin. Yun. To cut the long story short, ako yung nakuha. Siya hindi. So, dapat sabit ka lang. Tumabit lang ako, pero ako yung natanggap dun sa initial na... Ang tanong, magkaibigan pa rin ba kayo? Oo, magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Okay, good. Nasa airline industry na siya ngayon. Mayaman na siya. Bumanda buhay. Mas mayaman na ako. De, joke. Kapag natulungan mo pala siya. Yeah, so yun yung long and short of it. So 13, yun. Hanggang sa nakita ako ng isang... kaibigan din namin sa GMA that time, si Marilyn Kawad. Siya yung naging card sa akin na pumasok sa GMA 7. Ang tama, si Ate Marilyn. Naalala ko yun. Si Ate Marilyn. Kabatch mo ba si Ate Marilyn? Grabe.
Ay, hindi. Mas nauna sa akin si Marilyn. Siyempre. Laglaga na. Laglaga. Sandali, ha. Ayan, pwede natin laglag si Raffy. Tanongin muna si Marisa. Okay, ere lang muna siya. Sige, ere muna si Raffy. Babalik, babalik siya. Babalik siya. Okay. Mamaya, babalik si Raffy. Guys, pag-usapan natin siya. Oo. Kasi pag wala. Habang inaantay natin. Antay natin. Andiyan lang siya. Andiyan lang si Raffy, no? Babatin siya. Pero sunod, punta tayo kay Sandra naman. Sandra, paano mo pinasok itong pagiging reporter? Yan. Ayan. Ay, like, parang katulad din kay Raffy eh. Ano ako, parang campus journalist ako. Okay. Kalo si Bente. Mahilig ako magsulat from high school yan. Tapos, okay. Parang na-discover ako ng mga teacher ko. Na-discover eh, no? Kasi sila yung nag-encourage akin yun. So, yun. Tapos hanggang college na yun, parang somehow alam ko na yung kukunin ko na course. Tapos, Journalism talaga. Journalism talaga. Yes. Gusto ko talaga siya. Tsaka ano, tsaka ano kasi, yung panahon na yon ano yun eh, 80s, no? Nagkakahalataan na tayo dito, ah. So, okay. Napatalsik sa pwesto si Marcos. Ito yun eh. Tapos ito yun. Panahon na ligali. Ah, very story. Naupo naman. Naupo naman. Ito yung namamayagpang talaga yung mga journalists. Oo. May series of coup. So, nung mga panahon na yon sobrang bombarded kami ng news. So kami yung mga tipong high school to college, parang lagi kami nakikinig ng news kasi nga ang daming nangyayari yon. So somehow yun naka-influence sa akin. Tapos ang first yun. Ang first network mo na pinasukan ay hindi Diario. Diario ah. Manila Times, Ate Sans, yun yung Manila Times. Ano muna ako, Business World. Yan. Ah, Business World nga. Pero sa Business World hindi ako business reporter. Kasi nga journalism ako. Sports diba? Ka din ba? Sports. Ang first beat ko ay defense, yan. Kaya alam na lang ko yung defense beat. Memorable siya. So, yun, defense pa ka, yan, defense. Yan. Parang kay, parang si Mariz. Baka si Raffy. Ano yun? Ano kasi Raffy? Beat talaga natin, no? Defense. Oo. Ang hirap niyan, defense. Napaka, ang daming babasahin, no? minsan, nag-sub ako sa isang regular natin na sa defense, eh. Nalula ako sa mga babasahin. Nakipismis na lang ako. Nakipagkwentuhan na lang ako eh. Hindi kwento mo nila sa akin. Joke. Ayun. So nagsimula si Sandra. Yan, alam natin ah. Paper muna siya. Diario muna siya bago siya nag-land sa TV. No? So parang ang first network mo ay ABS. Nag-ano ko. Bali, diba? Ang nangyari. Oo. From Business World, ABS for a short siguro okay. Mga may 2 years din. Ayun, nag-ano ako doon eh, parang siguro last position ko doon yung head writer ng Usapang Business. That time hosted by Ces Trilon and Kathy Yang. Ayun. Tapos nag-join ako sa Manila Times. Tapos ito naman yung nag-close yung Manila Times nung time ni former President Estrada. Then nag-join na ako sa GMA. Galing. Lahat ng story, inabutan. Ina people's power, di ba? Tapos, nagkakahalataan na talaga dito. Bakit ko pinapanggit si former President Estrada? Napaghalataan, mga kaibigan, mga high school pa lang ho ako, no? Okay, Ate Mariz. Kasi Mariz naman, nagkakahalataan na yun. Accelerated. Accelerated po ako eh. Mabilis ako nag-graduate. Tama ba? Yung parang si Ninoy, 18 years old pa lang journalist na. Ganon. Ayun, mga ganyan. Mga ganyan si Ate Sandra levels eh. OJT lang po ako nun talaga eh. OJT lang ako nun. Kasi Mariz na po. Mariz na. Ayaw na. Nahiya na. Inano mo from the start na maging journalist or may iba ka rin talagang tinarget ka nag-ano. Nag-com ka talaga, di ba? Com ka talaga sa UP. Hindi, ano talaga, nag-com ako pero talagang all my life gusto ko maging doktor, pediatrician.
As in, talagang hanggang college, yun yung nasa isip ko na gagawin ko. Pag pinadodrawing kami nung bata kami, kung ano yung gusto mo maging, di ba dinodrawing natin yan? Oo, oo. Laging doktor ang dinodrawing ko, naggagamot ng may sakit. Tapos kapag halimbawa may mga play sa school, pag may play sa school, ang lagi kong role, doktor. Kasi parang yun talaga yung talagang na-imagine ko na ganun ang magiging kahihinatnan ko. So hanggang college, nag-take ako ng pharmacy. Dahil si Papa nasa field ng, si Papa siya, si Mami pareho nasa field ng pharmacy, industrial pharmacist si Papa, si Mami pharmacist din, businesswoman, may drugstore siya. So, dapat tagapagmana ako ng ano, ng butika. Oo. So, yun ang talagang akala kong gagawin ko. Kaya lang, nung nando na ako, parang feeling ko, parang merong something missing in my life, Nax. Yes. So nag-apply pa ako after ng first year ko, nag-apply ako sa public health saka sa biology. So pareho ako natanggap. So lalo ako nalito. So anong i-take ko sa second year ko? Pharmacy, tutuloy ko ba o magpa-public health ako o magbabayo? So dahil hindi ako makapag-decide, tinuloy ko muna ulit yung pharmacy hanggang sa nakausap ko yung friend ko, si Pamela, high school friend ko siya. Na siya naman from computer science, mag-shift daw siya to broadcasting. Tapos sabi ko, ano yun? Anong ginagawa doon? Of course, from the name itself, broadcasting, then nagiging broadcaster. Pero hindi ko talaga kasi, wala kasi talaga siya sa isip ko. Kaya parang, oo. So, nung sinabi niya na, actually, sa communications, kahit ano, pwede kang maging reporter, news personality, journalist, ganyan. Or kung hindi ka man sa TV, communications, anything. The fact na communication siya, parang pwede kang pumasok sa kahit na anong field na merong communications. So sabi ko, ay parang interesting yan. Nag-try lang din ako. So dahil nandun na rin ako, tinry ko na. So nag-submit ako, parang pagpunta ko dun sa hall na kung saan nagsasubmit lahat ng mga ano, ng mga papers, sobrang dami, punong-puno yung ano, yung lobby ng mga nag-a-apply sa same course. Eh, quota course siya. Tapos galing ako sa mga sciences. Ang math ko, math 17, yun yung first math ko. Alam mo yung mga tipong parang feeling ko, naku, baka wala akong panlaban dito sa mga ito. So parang feeling ko lang, parang yun na yung naging ano ko, sign ko. Parang hiningi ko kay God. Kasi parang confused ako, hindi ko alam kung talagang itutuloy ko eh. Gusto ko mag-doktor, pero parang hindi naman ako masyadong happy, ganyan. So, parang nag-ask ako for a sign kung makapasa ako doon sa course na yon, dahil nga ang dami-dami nag-a-apply pero limited yung slots kasi quota course siya. Kung hindi ako makapasa, ibig sabihin, hindi yun yung meant for me. Pero kung makapasa ako, yun na yung itutuloy ko. So parang, I took it as a sign dahil nga nung nakapasa na ako, ayun na, parang yun na yung way ni God to communicate to me na dahil hindi ka, parang feeling mo there's something lacking, dun sa tinatake kong course, ayun na, napunta na ako sa communication, sa broadcast communications. Tapos parang, nung nagsimula ako doon, parang sobra akong happy. Actually, nagpaalam ako doon sa ano, doon sa isa sa pinaka terror na teacher, pero isa sa pinaka magaling din na teacher sa pharmacy, kasi since nasa field siya ni Papa, kasi puro mga pharmacist sila eh. So, nasa field siya, naghingi ako ng advice sa kanya. Sabi ko, ako yung in-expect ni Papa na para magpa-follow ng footsteps niya. So, sabi ko, tama ba itong gagawin ko? Kasi parang hindi ako masyadong, parang feeling ko hindi ito yung ano, meant for me. So, in-advise naman niya ako na kung ano talaga yung nafe-feel ko, yun yung gawin ko. Si Papa, ang galing pumayag. Supportahan pa ka talaga. Alam mo kung bakit? Dahil nung time na yun, nasa ano ko eh, UP Manila ang pharmacy eh. Mm-mm. Tapos nagdo-dorm ako doon. Malayo ako sa bahay. Hindi ako nagdo-dorm ako doon. Oh. Nagkaroon na ako ng boyfriend. Yare. Kaya so pala pinauwi. So dahil si Papa, ayaw niya na malayo ako tapos nililigawan ako doon. So sabi niya, sige. Magbilimang ka na. So, payag agad siya. Para malapit ka lang sa yung pala yun. So, walang ano eh. Walang higit sa ambition niya para sa'yo. Yung kaligtasan niya sa mga boys.
So yun, wala nakakaalam masyado nun. Yun yung dahilan kung bakit pumayag si Papa agad na hindi na ako mag-pharmacy. Ayun. At yun ang naging, that paved way to you becoming a journalist. Oo, tapos parang nung nandun na ako sa broadcast communications, parang sunod-sunod na lahat, nag-i-enjoy ako, parang sobrang gusto kong ginagawa ko, parang alam ko na kagad kung ano yung dreams ko na gusto kong maabot. Yung mga ganyan. Siya talaga. Oo, so, yun talaga. Meant parang, to be. Oo, parang biglang it fell into its proper place lahat. Parang ganun. Oy, time out tayo ha. Bati-bati lang tayo sa mga viewers natin. Yan. Si June. Hey, June. Si June. Hi. Good evening, Oscar. Si Angelique Torres. Si Angelique! Hello, Angelique! ito makilala niyo rin. Si Maria Lourdes. Lourdes! Patak na hata natin ito. Worth the wait. Ang galing si Angelique uli. Angelique. Ito si Nilay. Eronda, hello po. Ito. MJ! Talaga lagi nang nanonood yan si MJ dito sa show na to. Ay, wow! Merlin! Magwe Kapusos! Yeah. Yes, thank you for watching. Merlin, tahimik lang siya. Yan, June! Oh, wow! June, okay, no. So meron ng lima. Joke. Okay. Thank you sa nating viewers. Saka tatawa ko. Ayan. Sandra, okay ka lang dyan, ha? Ay, okay lang, okay lang. We're stable, eh. Sandra, ayan. Ito. Si Merlin. Okay. Hi, Merlin. Watching from Pangasinan. Uy, wow, layo, ah. Bongga. Jason. Sir, regular natin yan. Ang gaganda at pogi ng mga kausap natin tonight. Mahuhusay na kayo journalists at documentarists. Hi po. Ayan. Ang Bicol, Uragon pala to si Jason. Kababayan natin. Yes. Hello sa mga taga-Bicol. Oo. Ayan, hello. Hello, Angelique ulit. Miss Angelique. Ayan, si Albert Anciano. Hi, idols. Yan. Hi, Albert. Victoria. Hi, Sandra. Hi, June. Si Nilay. Pa-shoutout po, sir. Sikat na po barangay namin sa TV. Haha, nasa news na. Ano ba yung barangay? Ano barangay mo? Oo nga. Sino ba nagbalita sa kanila? Oo, ang daming barangay ngayon na feature sa iba't ibang dahilan. Oo, mighty ang mga barangay ngayon. MC Squared. Mga genius yan. Good evening po sa inyo, sir. Si Marie. Miss Marie. Hello, Marie. Ano natin yung regular viewer? Nag one week na break. Kasi during the one week, tama ba Marie, ikaw yun? Nag-pray lang sila for one week. Oh. Walang social media. Yung paalam sa akin last week, na sabi niya, Sir Oscar, hindi mo na ako makakanood ng OO na. Pero yan, I'm back, sabi niya. O yan. Ang swerte mo naman, balik, Sandra, Mariz, at Raffy, ang kaosap na gabi. O yan, si Raffy na Mayor, parang kami ni Oscar Oida. O, classmate ko si Ryan eh. Best friend ko to. Comsay na, nag-communication arts. Iba ang calling. Ah, oo. Ayun. Kami ng freshman. Nag-com arts. Oo, diba? Minsan iba-iba yung calling. Si Ryan, nasa Sydney, Australia ngayon. Ang napangasawa niya. Si Ryan Kapuso rin dati yan. Ay, hindi. Where you belong pa siya noon. Nag-segment producer din ng Mornings at GMA yan. Yan ang pangasawa niya. Si Bona. Si Bona. Morning, SP rin ng Mornings at GMA. Chicks ang dahilan kaya lumipat ng com yan. si Jason, sir, ano po ang pinakamahirap na parte ng pagiging isang journalist? O yan. Simulan natin yan. Sabi ko hindi natin pag-uusapan pero sige. O yan, nadalas ko. Yung ano siguro. Hindi, pero pwede natin i-relate sa nangyayari ngayon, no? Yung dahil, kunyari, COVID, syempre, stay at home yung mga tao, pero while they allow us to work from home,
meron din kailangan mag-cover din. Kung pwede ka naman. Ganun. Like for example, yan, si Mariz, di ba, live siya lagi from Pasig. So, kasi kailangan merong mag-live dun sa mga lugar na yon. So, yun. Siyempre, kasama na rin yung pag-holidays. Pwede naman din kami mag-leave, pero nasanay na rin kami na pumapasok kami ng holidays. Ganyan. Hanggang sa one time, hindi na ako na-invite ng mga relatives ko. Thinking, pag merong celebration, parang nalilimutan na nila ako ma-invite. Nasanay na silang wala. Lagi naman akong wala. Parang gano'n. So, yun. Kung minsan parang, parang masakit din. Pero at the same time, totoo din naman, no? Na hindi ka nakaka-attend lagi sa mga family events. Correct. Yes, Mariz? Ikaw, Mariz. Then, tsaka, diba, parang syempre minsan nandun din yung lagi yung kaba, yung danger na pwede mong ma-encounter. Well, ngayon, lagi ako kasi pumunta sa Pasig, kabisado ko na yung area. Kaya lang, syempre, hindi ko pa rin naman malalaman kung dahil nga sinasabi na invisible yung kalaban, hindi mo talaga masasabi kung baka mamaya biglang may ma-encounter ka na PUI pala. Alam mo yung mga tipong ganun. Pero talagang lahat ng pag-iingat kailangan mong gawin. Kapag mga bagyo or giyera, syempre, lahat ng mga tao, they're advised to evacuate. Tapos kami naman, kung ano yung area, kung saan maglalakol yung bagyo, doon ka pupunta. Yung giyera, of course, at a safe distance, magre-report ka. Pero, siyempre, hindi pa rin maiwasan yung mga delikadong mga areas. Tapos, yung mga pagsabog ng vulkan. Di ba? Just recently, lahat din naman kami na-assign sa Taal. Di ba? So, alam mo yung mga ganong dangers na mahirap na kailangang bunuin. Pero, kumbaga, parang part na yun ng nung calling namin. Pero parang ang isa rin sa pinaka nahihirapan ako talaga sa journalist, kapag may kailangan kang interviewin, tapos talagang nag-evade, yung ayaw magpa-interview. Ayaw. Yan talaga isa sa pinaka mahirap, yung kapag talagang kung paano mo kukumbinsihin ng isang taong ayaw magpa-interview, parang gano'n. Pero kailangan mo. Isa siya sa pinaka nahihirapan talaga ako. Tapos pag uwi mo na hindi mo na-interview, ikaw pa yung nagigilty, di ba? Ginawa mo naman na lahat, pero di ba parang kulang talaga, di ba? O yan, sabi ni June Dicatoria, very risky ang journalist sa totoo lang. Oo naman. Ayan. O yan, nabanggit niya. Meron, I'm sure madami, no? Pero, meron ba kayo naalala? Kahit isa lang, I'm sure marami kayo naalala, na point in time na feeling niyo talaga na put into risk yung inyong mga buhay. Na memorable. Kahit isa lang. Sandra? Siguro naiisip ko yung merong incident dati sa Sulu na kasi ako doon medyo sanay ako doon. Kumbaga parang pag nasanay ka kasi sa isang lugar, may tendency parang nagiging mas relax ka, ganon. So, malayo na yung mga napupuntahan ko, medyo na talaga, liblib na talaga. So, one time... Sobra na yung makaliblib. Yan yung mga kinakabahan na yung mga sa opisina. Oo, ganon. So, one time, merong invitation from... Ay, teka lang, Sandra, I'm out. I-welcome back lang natin si Mr. Raffy Tima. Oh, Raffy! Grabe ka naman, nag-change costume ka pa. nakakaya naman kay Oscar. Lalo na pagka... Ko, Raffy! Okay, nagpipwento na ngayon, Raffy, si Sandra. May costume change! Nagtatanong kasi pagka napasok to sa Webby Awards, at least, di ba, formal ako. Ganun tayo katanggap ng award. Supportan natin si Double O. Okay. Yes, ayan. Tinutuloy ni Sandra, no, yung mga experiences, no, ilan sa mga na experience na nalagay sa alanganin yung buhay niya, no. So, yung risky, ayan. Sige, go ahead. Ayan, tapos so nagpunta kami sa para invited yung media ng isang MNLF commander, ayan, sa Sulu. Tapos medyo liblib siya. Tapos, medyo ba yun? Di ba liblib talaga yun? Liblib talaga yun. Pagbalik,
Lagi kasi akong ano, parang lagi ako nakaupo sa ano, unahan. Ng, katabi ako nung driver, in short. Tapos alam naman ni Raffy yung nire-rent namin dun na ano, hindi pa uso nun yung mga saradong van na may aircon. Noon medyo open pa yung sinasakyan namin dun na vehicle. So dun pa ako sa harap, parang relax na relax, ganun. So on the way back, ang dami nakisakay. Yun, ang dami nakasakay. Tapos, nakarating ako ng maayos pabalik sa hotel namin. Tapos yun na, nagsunod-sunod na yung tawag. Mga ano eh, parang calls ng may kaibigan, may sundalo, ganyan. Tapos concerned yung mga voice nila. Sabi nila, nasan ka, ganon. Tapos ang intel daw nila ay inaabangan ako somewhere along the way na pagbalik ko. Ganon. Para kidnapin. Parang ganon. Kaya lang, siguro dahil hindi nakilala yung vehicle namin, parang blessing in disguise na ang daming nakisakay. Pinasakay ko naman. Tapos I ended up sa loob ng jeep kasi parang sa sobrang sikip, tapos yung mga babae nasa loob, naisip ko na doon na rin ako para kahit dikit-dikit kami, puro babae kami lahat. So yun, parang hindi nakilala yung sasakyan namin. Pero that night, kinuha ko ng ano ng mga sundalo sa hotel namin at dinala ko sa camp. Yun. So doon ako nagpalipas ng gabi. Kasi daw may intel daw sila nga ng ganun. So yun, yun lang naman. Wala lang. Kit na bagay. Ayun, feeling ko na na-endanger ako noon kasi nung gabi na na dumating. Wala lang yun? Ibiro yun. Nung gabi dumating ako, syempre kailangan pag journalist ka, di ba? Para hindi ka nagpapanik, kalma ka lang, mga ganyan. Pero yung dumating na yung mga sundalo, meron pa tangke. Kasi nung time na yon meron ding problem talaga sa ano, sa armed group sa sulod that time. So, yun, nung makita ko sila, parang, okay, ito pala yon, parang yun. Okay. Ikaw, Mariz, meron ka bang naalala na, well, actually, dalawa yung naisip ko na, ano, na feeling ko na compromise or na compromise yung safety, ganyan. Yung isa, yung bagyong Ruby yun eh. After, Ruby ba yun? Or, basta, tama, Ruby. Sa may Samar area. Na-assign ako sa Samar, Visayas area. Tapos, supposedly, kukuha lang kami ng konting shots sa taas ng hotel. Dahil, malapit na mag-landfall yung bagyo. So, kukuha lang kami ng konting shots. Kaya lang, hindi namin na-anticipate na parang biglang magiging mabilis pala yung pagdating. So, kumukuha lang ng shots yung cameraman ko at saka yung assistant dun sa loob ng hotel. Ako tsaka yung driver ng van, naiwan kami sa loob ng van. Kasi hinihintay lang namin sila mag-sit nurse. Kailangan namin bumalik agad dun sa pinitirahan namin dahil hindi nga safe. Kaya lang, inabutan kami. Tapos, sobrang tindi nung bagyo. Sobrang lakas ng hangin, as in lahat ng mga yero sa paligid namin, na tangay na, tapos yung even yung parang mga pedicab na nasa gilid ng pinaparadahan namin, umitsa na dun sa van namin. Tapos parang lahat, parang nakaka-tense din kasi lahat ng mga sasakyan, yung mga alarm nila, yung mga bumubusina na dahil sa sobrang tindi ng mga tumatama na sa mga sasakyan nila. So, yung sasakyan namin mismo, nabasag yung bintana dahil tumama, umitsa yung pedicab, nabasag yung bintana. Tapos parang feeling namin, nakakaba kasi parang malapit lang kami sa may dagat. So, alam mo yung fear na baka mamaya mangyari ulit yung Yolanda na baka mamaya bigla mag-tsunami, tapos tamaan ka, ganyan. Yeah. Tapos ako, hindi ko na makontakt yung cameraman ko. Siyempre, hindi na rin ako makalabas ng sasakyan kasi marami nga nagliliparan. So parang nagdasal na lang talaga kasi natapos ko talaga yung parang lahat ng mysteries ng rosary. tapos hindi lang ako doon sa mismo kong sasakyan kasi natatakot na rin ako dahil nga yung bintana namin parang nabasag na. Parang pumunta na ako doon sa may baba ng upuan para at least kahit na papaano may konting cover ako. Tapos ang tagal, hindi kahit na tinatry kong ipang SOS yung flashlight ng ano ko ng cellphone ko. Tumatawag ako ng help dun sa mga nasa hotel. Parang may mga ibang nakakita sa akin pero hindi rin naman ako mapuntahan. Until madaling araw na
finally medyo nagkaroon ng konting parang chance ako na makaalis ng van. Lumabas ako, tumakbo ako papunta dun sa loob ng hotel. Tapos may mga nagpatuloy sa akin dun sa loob. Tapos hindi ako pinaalis muna nila dun sa loob kasi nga sobrang lakas pa rin ng ulan. Tapos kinabukasan, parang mga 6 a.m. na, mula ano yan, mga bandang 8 p.m. The night before, hanggang 6 a.m. kinabukasan. Dun ako nagpunta dun sa, parang hinanap ko yung live point na naglakad ako sa baha. So parang sobrang nakakatakot lang yung mga ganong situation, especially coming from cover, well, hindi man ako nag-cover sa Yolanda, pero especially coming from yung mga experiences ng mga tao sa Yolanda, tapos ganun yung mangyayari in the same area sa Visayas. Tapos yung isa lang na actually hindi ko naramdaman na I was put in danger, pero parang na-realize ko na lang later on na parang nakakatakot pala yung situation ko. Kasi nung time na yon nasa Basilan ako. Nag-cover ako, sobrang batang reporter ako. Tapos na-assign ako sa Basilan kasi defense din ako eh. So ako yung na-assign doon. Tapos ang kino-cover ko noon, yung mga nakatakas ng mga Abu Sayyaf doon sa jail. So nung time na yon, siyempre, tinatry naming hanapin kung saan mga nagpunta. So may mga pinuntahan kaming mga islands na sumasakay pa kami sa bangka papunta dun sa mga liblib na islands na yon. Tapos, ako talaga, parang lahat pinuntahan lang namin yung area na yon para magtanong-tanong, yung mga investigation, ganyan, sumama kami. Tapos parang kinabukasan, sinabihan ako ni Ding, yung cameraman natin na taga Mindanao, na talagang siya yung sanay doon. Parang sabi niya sa akin, huwag ka nang sumama dito sa pupuntahan na natin na next kasi maraming mga ano na nga, parang ina-eye ka na nila. Parang yung kay Ate Sandra, although yung kay Ate Sandra talagang may intelligence talaga na parang kikidnapin siya. Parang ganun din yung nalaman ni Ding na parang medyo napansin ka na. So parang huwag ka nang sumama, huwag ka nang umalis dito sa area na to. Tapos parang alam ko nakarating yun sa office kasi hindi ako yung nagsabi kasi hindi ko nga masyadong alam nung time na yun. Pero parang sinabihan din yun, kumbaga parang bigla akong pinauwi. Parang mga 3 to 4 days pa lang ako sa Basilan nung time na yun. Bigla akong pinabalik kahit na parang feeling ko hindi pa talaga totally tapos yung coverage ko. Kasi nga, yung danger lang na baka mamaya may makidnap, tapos parang we have to go through all the, alam mo yon yung mga difficulties na in dealing with someone na baka mamaya may makidnap, parang ganun. So, parang dun sa time na yon hindi mo kasi marirealize na parang nandun ka na pala sa panganib. Pero in hindsight, parang marirealize mo, parang, naku na, alam mo yon parang syempre paano kung malagay ka sa ganung situation talaga, of course no story is worth your life and your security. Actually si Raffy yung nagpauwi. ito tanong ko kay Raffy, meron ka ba naaalalang coverage na hindi na nalagay sa alanganin buhay mo? Baliktad eh. Kasi wala naman. Ay, mga wala kasi lahat delikado. Puro normal lang naman yung mga coverages ko eh. So wala akong maikukwento eh. Mga Afghanistan, mga Raffy, kakabakaba eh, no? O ito Raffy, tanong sa'yo ni Jason Chaser. Sir Raffy, ano po ang katangian na gustuhan nyo kay Mariz? Sino ang unang nag-amin ng feelings yan? Ayan, Raffy. Ay, well, siya ang unang umamin ng kanyang nararamdaman. Sa akin. Siya ang umamin ng unang nararamdaman. Oo, totoo yun. Dumidilat si Mariz. Pati sumasagot si Raffy. Ay, ito. Dapat malaman nyo, no? Uy, ayusin mo, Raffy. Mga kausap, itong si Mariz, si Raffy, Sandra, magkakabarkada ito, no? Talagang close to close sila ever since, no? Eh, si Raffy, sinasabi niya na si Mariz yung unang umami ng feelings. Eh, bookingin na ni Sandra. Si Sandra ang tuloy natin. Ano ang history na itong... Bakit itong... tayo sumagot ni Raffy? Eh, sabi ni Raffy. Sumagot si Raffy. Sabi niya, si Mariz daw. Ang unang nagpahiwatig. Sandra, ganito ito. Go ahead, Sandra. Ano? Hindi kayong sumagot. Hindi. Ano, tapos yung backgrounder mo, no? Ano ba yung, bookingin mo na kung anong bubookingin mo dito sa... Hindi, ako yung unang nagsabi.
Ayan. Okay. At nagpaalam ako sa kanya na manliligaw. Yun naman dapat ang proper, di ba? Nagpaalam ako sa kasi magkakaibigan kami. So, nagpaalam ako manligaw sa kanya bago ako nanligaw. Paano ba? Ayan, si Sandra may sinasabi. Magkakaibigan kasi kami. So, syempre, paano? Yan, tao naroonig ni Sandra. Hindi ko alam kung ano. Nagkalang time out. Sandra, narinig mo ba si Raffy? Narinig mo ba si Raffy? Ano sabi? Raffy, hindi nga niya ako narinig. Hindi narinig si Raffy? Bakit kaya? Hindi ko Raffy? Narinig si Raffy. Narinig mo ako. Narinig kita. Nagsasalita si Raffy. Oo. Oh, ah, baka yung ano. Hindi ko siya naririnig. O, di bale, itatranslate natin. Okay. Yeah, yung satellite mo, ayusin mo, Oscar. Oh, yung satellite track mo nasa labas, baka may humarang na ako. Inisip ko, Raffy. Baka kailangan mong lumabas saglit at pasok ulit. Pasensya na, medyo no-tech yung studio natin. Yan lang yung nakikita kong dahil paraan. Pwede ba lalabas ka saglit at papasok ka ulit? Okay lang ba yun? Ayan, ganyan. Yan. Mariz, naririnig mo si Raffy? Oo. Naririnig niya, oo. Ay, ano ako na, hindi mo na. Ano si Nati, no? Oh, ano yung ano? Do you agree that there are some stories to be like? Ah, oo. Ito. Hindi, kaya lang itatapusin lang natin yung ano, yung... Mukhang yung director mo. Magaling yung director mo dyan. Miss ko na next question. Magaling pero Sandra, sa pagkakaalam mo... Yung oras daw, yung oras. Sa pagkakaalam mo, ito kasi magkakabarkada kayo, di ba? Paano yung ginulat na lang kayo ni Raffy na may pagtingin na pala siya kay Mariz? Paano yun? Paano niya dineclare? Paano siya dineclare? Ang hirap naman. Hirap okay, naman. Kasi noon, sa bagay kinakwento naman ni Mariz na dati kuya tawag niya. Oh, kasi magkakaibigan kami, parang wala, very close kami, ganon. Tapos one day, parang may pagtingin na si Raffy kay Mariz. Pero hindi naman niya, parang sinabi one na lang day. Yung stamina. One day. Basta siya na daw bahala. Uy, si ano? Si Kit? So, Kit, oh, si Raffy ba ng ligaw? Ayan. So kami ni Lay, sayang hindi ko marinig yung audio ni Raffy eh. Pero kami ni Lay, freeze ba si Sandra? Wala kami niya. Kunya, dead man. Ah, oo. Sandra, nag-freeze ka lang. Nag-freeze ka, oh. Pero narinig mo pa kami? Ayan, nag-freeze lang, pero babalik yan. Ito sabi ni Gabriel Luis Guanyo, bawal magsinungaling ang journalist. Bawal fake news. Sino mo pinagbibintangan mo fake news? Ayan o, hintayin natin masagot. I'm interested with their answers. So talagang gusto nila malaman yung ano, yung love story nyo. Ano ba talaga? Yun nga, sinabi ko nga kanina na ako'y nanligaw. Nagpaalam muna ako sa kanya bago manligaw. Yun. Okay, narinig ko na kasi ang mga side nila. San galing to? Sorry, naligaw yata. San galing yung talong na yun? Eto, si Romilyn Casaugida, kaya ina-admire ko mga to. Go Miss Sandra, Sir Oscar, lalo na ang Marfy. Uy, thank you, Romy. Sana laging may ganito. Ayan. Thank you. Pag free sila, hahatakin natin sila lagi, di ba? Eto si John Carlo Encarnacion Garcia. Hello, ma'am, sir. As a journalist, do you agree that there is no stories worth dying for? Why? O yan. O, maganda sagutin. Yeah, feel free. Kung sino man gusto sumagot niyan. Meron bang stories worth dying for? O, Raffy, go. Well, wala. Kasi pagkapatay na yung journalist, sino gagawa? Wala nang magkukwento. Wala nang magkukwento. So, marami naman paraan para gumawa ng isang delikadong storya na buhay ka. Lalo na ngayon, ang daming technology, ang daming paraan para gawin yung isang kahit na gaano kadelikado yung storya para ma-preserve mo naman yung buhay mo, di ba? Saka isa pa,
isa pa, 'di ba sinasabi nga natin na bilang mga journalist, kinakwento natin yung balita, yung storya ng mga tao, ng mga kino-cover natin. Hindi dapat natin ginagawa yung sarili natin as balita. So kapag namatay ka, hindi ikaw yung magiging balita, 'di ba? Dapat hindi ganoon eh. Hindi ka umabot sa puntong parang you will make yourself the story. You are the storyteller. You have to tell the story of other people, of you have to expose yung mga anomalies na nakikita mo, yung mga mali, dapat maitama, yung mga pagtawag sa atensyon ng mga nasa, nasa kapangyarihan, yung mga tipong ganun. Mm-hmm. Correct. Sandra? Okay. Ang seryoso natin. Pasok? Sandra, pasok? Risky naman talaga. Pero tinitrain tayo kung paano mag-ingat. Yun. So, pag nasa delikadong assignment, talagang ini-insure namin na ano, na ligtas kami. Kumbaga, parang na-assess mo talaga yung situation bago mo pasukin. Yun. Oh, yes. Oh, meron tayong mabati si Jose Miguel. Hello po, mga idol. Lalo-lalo sa Oscar. Mataas. Kain ako pang grill, Miggy. Para may na-miss akong chicken, ah. Oo nga, nang oh, kore. Oo, nakaka-miss yun, yung green chicken, no? Gusto ko ng ano, sati. Yung green chicken ng kwan. Ng, ate, kayaan. Hello, ate. Ay, ate ko to, ate ko to. Ate, kaya naman good answer, eh. Yes. Nako, Oscar, paano ba yan? Meron ng mga viewers sa United yes. States of America. Thank you, ah. Thank oh, you, Aptaline. Your show is really... making waves. Oh, ayun, ito. Ay, ito. Pangkara. Pangkara, David. Sino ang mga celebrities nyo? Oh, yan. Ako, puro Korean to. Puro Korean. Sagutin niyo yan. Sagutin niyo. Hyun Bin, but only next to Raffy Tima. Yes. Ay, grabe. May level. May level. Hyun Bin, Raffy Tima. Next one. Oh, ikaw, Sandra. Crush din si Hyun Bin. Hyun Bin din eh. Yun, lahat Hyun Bin. Hindi mo si Hyun Bin. Yung ba yung hinatid natin? Hyun Bin nga eh. Ji Chang Wook. Ah, si Ji Chang Wook ba yun? Ganyan, Yun Bin Ji Chang Wook. Yun Bin Ji Chang Wook, Chaun Wook. Grabe. Sino yung mga yun? Pero, yan, Raffy Tima. Di ba? Ba eh. Ikaw, Sandra. Yun, si Yun Bin. Kilala mo ba si, ano? Yun, mo ba si Yun Bin. Parang si Yun Bin, no? Pero si Yun Bin din. Oscar, siya yung pinuntahan namin ni Mariz sa Korea. Kailan ayun nga, sana nakuha natin yung video niya, no? Yung mga pinaghahabol yung mga K-pop sa Korea. Oo, may balita pa yung 24 oras, di ba? Di ba na ba yung may balita pa yun? Akalain mo, pati yung paghatid, pati pagsundo, ah. Nabalita pareho sa 24 oras yan. Imagine mo, tatlong award-winning reporters pa nag-cover sa paghatid at pagsundo. Kakaiba? Kami, tapos feeling namin mga reporter pa rin kami doon. Tapos nagtatanong pa, nagsisigaw ng mga tanong. Siyempre, yung pinaka-classic doon ang tanong. Ano? Pinaka-classic na tanong. What is your message to the Filipino people? Yes. Napatingin siya doon. Napalingon siya. Hindi siya prepared sa answer niya kasi hindi siya gano'ng marunong mag-English. So, napatingin lang siya. Hindi siya sumagot. Hindi siya sumagot. O, ito may follow-up question si Kara. Para naman di sobrang serious. Sino ang pinagseselosa ni Raffy at Mariz? O, Sandra, baka alam mo yan. Sandra, baka alam mo yan. Sino pinagsisilosa ni Marie? Parang kasi ano sila. Parang, actually, hindi ko alam. Kasi ano sila, parang napaka-committed nila sa isa't isa. Si Yun Bin, naluma. Naluma nga si Yun Bin. Naging second lang. Naging second lang si Yun Bin. Ikaw ba, M-crush mo ba yun? Kasi naging K-drama fan na rin eh.
Hindi ko pinag-iintindi. Oy, mas maraming na-meet yan one-on-one pa si M, di ba? Oo nga, si MJ, grabe. Di ba, Oscar, tinatanong mo kung ano yung trabaho sana namin kung hindi kami naging journalist? Oh, yun. Yun nga yung sunod natin. Ang galing mo. Talagang may... mukhang na i-ESP ka. Huwag mo yung sunod kong tanong eh. Actually, yun dapat yung tanong episode. Oo nga eh. Yun dapat naging yung... seryoso tayo masyado. Pero, oh, pero ito nga, kung hindi kayo naging journalists, no? Ano kaya kayo ngayon? At bakit? Yan. Kung hindi kayo naging... May galit. May galit yata dyan. Sandali, ah. Anong tanong? Sorry. Kung hindi ka naging journalist, anong trabaho mo ngayon? Ano nga kaya? Sandali, ito. Sandali, ere ulit ako, ah. Pero dyan lang kayo. Pero okay. Sige, anong sagot mo, Raffy? Journalist. Sagutin mo yun, kung hindi ka journalist. Ako? Kung hindi ako journalist, siguro nga anthropologist ako ngayon. Ah, uy, seryoso. Anthropologist ako ngayon. Kung hindi naman ako anthropologist, hindi ako politiko. Bakit sa dami ba natutunan mo? Ayaw mong patuloy ng politika? Ayan. May ayaw pumasok ako sa politika. Ang swerte natin, no? Yan, sinusundan natin si Raffy. Papasok sa studio yan. Pag pinanagawa yan sa studio. Saan natin na itura ng studio? Ayan na po, mga puso. Wow, talaga may walkthrough, ah. Ayan, may walkthrough. Yan, locker ko po yun. Locker ko yun. Yung nadaanan niya. Bukas yung locker mo. Bukas yun na. Oo, bukas. Disinfect. Ayan. Ayan na. Dito na ako sa studio. Ayan na, studio. Kaya lang. State of the art. Hindi ko pwedeng iharap yung camera sa studio. Yes. Siyempre. Bawal. Bawal. Ayan. Diyan lang kayo. E-ere muna ako. O, makikinig kami sa balita mo. Sandali lang, ha? Okay, ayan. E-ere si Raffy. Ayan. Hindi, tinatanong ko kung sino ba yung crush mo na K-pop. Kasi Park Seo-joon daw si MJ. Park Seo-joon. Gusto rin namin yun. Nasa top 5 namin ni Ate Sandra yun. Top 5 daw nila Mariz at Sandra yun. Basta yun bin. Sila yun bin. Sila yun bin eh. Kasi pumapangalawa ni Raffy. Park Bogum. Park Seo-joon. Ito si thank you to sa share your answer si Giancarlo. O pagpahingin na si Giancarlo, baka mapasma. Giancarlo. Ano ang ikaw at Sans, anong gusto mo dapat kung hindi ka naging journalist? Feeling ko teacher ka. Pwede. Gusto ko rin yung bata ako. Very cool feeling. Ako rin. Ginusto kong magtuturo. Pero, bakit Sandra? Bakit teaching? Hindi, parang first dream ko yun eh. Parang gano'n naman yung mga bata, no? Kasi yung first idol nila yung mga teacher. Ganyan. Yeah. Pero alam mo, isang dream ko, kaya lang wala nga akong talent for it. Tonto ako. Mahilig ako sa stage play. Tsaka musical. Yung mga gusto ko yung mga longa. Gustong-gusto. Hindi, wala talaga akong talent. Natanggap ko na. Pero siguro in another lifetime, pag may chance, itatry ko yun. Pero yun, yung mga ganun. Interested ako sa mga ganun. Nakita mo niyo ba yung nasa likod? Nakita niyo ba yung nasa likod ko? Mayroon ko magkapang. Sino? MJ. May hinuhug. Kumukuha ng headset sa baba. Cute ni MJ. Ito siya ng World of the Married. Ayan. O, so si Raffy, anthropologist, si Sandra, teacher, Mariz, ikaw, kung hindi ka journalist, marami, ano ka ngayon? Marami. Doktor! Well, kasi doktor? Yun nga, pangarap ko maging pediatrician. So, pwedeng baka tinuloy ko yun. Ang isa pa, gusto ko rin maging teacher ng mga, yung ano, sa preschool. Yung mga, mga bata. So, yung mas mahalang swerte, di ba? Gusto ko rin, alam mo, pangarap ko rin, talagang amazed na amazed ako sa mga singer.
Actually, yung sinasabi ni Ate Sandra, si Mariz, maganda. Hindi, yung sinasabi ni Ate Sandra, parang parang feeling ko napaka-interesting ng buhay ng mga stage mga actors, no? Tapos bukod doon, kasi dati nagba-ballet ako, so parang naisip ko rin na paano kung yun kaya yung mundo ko, na nandun ako sa theater ganyan or stage or basta parang feeling ko lang sa parang doon ha, tsaka Joyce, parang ang sarap lang ng feeling na parang ang galing-galing nilang kumanta, na ka-entertain sila, tapos parang feeling ko laki-laki pa ng kinikita nila. 'Di ba? Parang laki ng sweldo nila. Tapos ang dami kong gusto, tapos parang gusto ko rin mag parang yung isa naman nung napanood ko yung Her Private Life. Parang feeling ko pwede rin ako maging stalker. Stalker. Grabe, professional stalker. Eh di ba sa Her Private Life, parang feeling ko nakarelate ako doon kami nila Ate Sandra. at least nalaman ko. Ano yun? Hindi, kasi mga fangirl, mga ganyan. As in talagang ganon. Kasi pag nanonood kami ng Korean novela, parang feeling ko napakahirap makamove on. Kahit natapos ka na, parang yung... In the words of Ate Sandra, parang siyang kumunoy na parang kang balik ng balik doon. Hindi, kumbaga parang hindi ka makaalis doon sa drama, kasi ang sarap manood. Ang sarap panuuri, ang sarap balik-balikan. Yeah. Sabi ni Michael Errol Aricheta. Oh, ay nako Errol. Anong tanong mo Errol? Ano siya sa sinasabi niyo? Ay, Errol. Tsaka alam mo ang isa pang pangarap namin ni Raffy. Kumbaga parang hiwalay namin tong pangarap pero nung nag-usap kami, pareho pala kaming gusto 'yon. Pangarap namin maging astronaut. Ay, di ba binabarak mo pumunta sa Mars someday? Di ba so? Oh, di ba wala na uwian? Hindi natuloy eh. Hindi, wala eh. O, ito si Aubrey. No. Nanunod sa atin si Aubrey Crampel Aricheta. Leading lady ni Parkokong. Yes. Wow, ang lakas na mamakaano nun. Kasi ang bata pa ni Park Bogum. Pero yes, isa po siya sa crush ko. Yeah. Oh, ito si Mi Ay. Hi, si Carlo Macbeth habang wala raw si Raffy. Hello po, crush po si Miss Mariz. Oh, yeah. Ayan. Balik lang kasi nandiyan si Raffy. Si Raffy daw malamang tech expert. Sinabi niya nga rin yung anthropologist eh. Ay, tsaka alam mo, parang masarap din maging vlogger, no? Oo. Talaga? Parang feel lang. Wow, gusto mo talaga maging... So si Kit Dao, beauty queen, si Mariz. Wow. Oh. Wala, hindi ko kaya yun. Hindi ako pang ganun. Ay, si Tita Nini. Tita Nini, yung Waldez. Oh, Sandra, blooming ka na. Ay, tita, thank you. Tita namin ni MJ. Tita namin ni MJ. Hi, Tita. Hello, Tita Nini. Good evening. Ayan, kaya na saan, kaya natin nanong ni Lourdes, ano raw ang favorite natin na K-drama? Sagutin Crash natin. Landing on You. Of course, isa yan. Itaewon Class. Hindi naman, not in any particular order. Pero gusto namin yung Chloe, Itaewon. Nagusto mo yun, diba, The Sands? Itaewon Class. Nagustuhan ko naman yung Itaewon. Gusto ko yung Descendants of the Sun, of course. Agree. Gusto ko yung Dr. Romantic 1 and 2, as in talagang wow, grabe. The Defendant. Nakyutan ako dito sa bago kong pinanood yung Because This Is My First Life. Paulit-ulit talaga ako dun sa sa episodes 11, 12, tsaka 16. Kabisado! Grabe. Kabisado. Tapos dahil po doon, pinapanood ko na rin. Coach Chris! si Christopher Francis Cruz. Naging coach ko yan dati, kasi dati nag-center for papa ko na hindi. What? Wow. Kailangan na talaga mag-sample ni Mariz, no? Center for papa. Hindi kasi nahihirapan
Buwabalik po, buwabalik po. Nagbabalik si Raffy Tima. Ayan na si Raffy Tima, buwabalik. Sample, sample. Ito na yung mga locker namin. Ayan yung mga locker. Ito yung mga locker namin dito. Nasaan na yung locker mo dito? Bukas kanina eh. Bukas yung locker mo kanina eh. Ayan na. Ayan. Baba ang mga gusto natin. Dito po usually nakikita yung nakikita yung bata na maliit. Dito yung paupo siya. Eh, wala siya dito. Oh, yung batang nakikita, mo diyan, si Bea Benene. Ay, wala. Si Bea Benene, bata pa. Si Bea Benene. Diyan ko rin dati nakikita si Bea Benene nung bata pa. Siya yun. Uy, mag-high tie kay Katya, kay Mami si Jera, nanonood din sila. Yeah, oo. Raffy, okay. Magsasample daw kayo ni ano, ni... Ano yung sasample? Nakakahiya. Oh, si nakakahiya sa coach namin, sa kay Coach Chris. Si MJ, ang ganda ni Park Bo Gum. Nalito ako sino mas maganda sa kanila ni Song Ye Kyu sa encounter. Kasi ganda siya, ng mukha niya. Ayun pa si Park Bo Gum. Very pretty boy. Sa Itaewon? Ano yung mga guest ko dito ang bago? Sa Itaewon, siya Ate San. May guest tayo, may guest. May guest. Yes, cameo. Isang isobin naman tayo. Uy, may guest tayo. Uy, grabe. Ayan. Si Hating. Hindi, ng mga guest natin. Sir Mike, Tita Mel. Hi, Tita Mel. Grabe, bigatin ka natin. Hello, Mike. Wala daw silang mic, kaya hindi sila mapagsalita. Walang audio. Jesus, Vicky, Howie. Andiyan pa rin sila. Ang galing, ha? Dapat na, ang galing mo, Raffy, na pag-guest mo pa sila dito sa OO na. Siyempre. O si Reynald Bartolo, more powers to GMA Public Affairs. Really commendable po yon. News and documentaries nyo. Thank you for your hard work. Thank you, Reynald. Thank you, Reynald. Yan. Grabe ang dami mga greetings, oh. Oh, Aubrey, Ramtel, Ate Marin, huwag mong kalimutan ang Scarlet Heart. Yes. Oh, sorry. Scarlet Heart. Of course, yung mga classic, di ba? Yung mga Jangyum, Jewel in the Palace, Jumo, Scarlet Heart. Maganda yun. Secret Garden, Stairway to Heaven. Yeah, Scarlet Heart. Okay yun. Ang ganda ng eksena. Di ba? Yung eksena na doon ako, na parang inasa ilog sila. Tapos, bang ganun doon? Ang gulo yun. Ay, guys. Ako, mahal ang airtime dito sa ini-erehan ko. Tapos na ba? Tapos tayo ng isang oras. Ang bilis, no? Si Raffy, i-ere pa ulit. Sandra Mariz, mag-uugas pa yata kayo ng pinggan. MJ, pinapansin yung dami ng alcohol nyo, Marfy. Kamusta na kami dito? Kamusta na kami dito ng alcohol? Order. Okay, pero ito, bilang pagkatapos, baka naman pwede tayong sample lang yan. Matatapos na ba? Isang oras na lipas, alis ka kasi ng alis. Pero ang saya. Sandali, nagugutom ako, may kumakain eh. Ay, sinisimusimus yan. Ang lakas, siya yung ba yan? Akala ko, pag-jojo kami, Oscar eh. Si Sandra sumisimple ng kain. Akala ko, pag-jojo mo kami. Ay, meron ba? May baon ka ba? Ay, okay ako kung may baon ka. O, game ah. Katahimig, kahit katahimigan mga ay, kausap. Ay, grabe. Wala akong baon. Sige, go. May baon joke si Mariz Umali. Take it away. May joke. O, game. Mariz, nakita go. Nakita yung dalawang bamboo. Oh. Anong sinabi nila? Anong ginawa nila sa isa't isa? Dalawang bamboo? Ang hirap ah. Bamboo? Sirit na. Sandra, ikaw. Ano? Eh, di ko alam. Ano? Ano na? Hindi ko narinig. Nagkawayan. Raffy, tumamakitawa ka naman. Grabe, sama. Walang support. Ay, ikaw, Raffy, may baon ka ba? In-effort ko yan na, care of Amihan. Eh, hindi pa ako na-joke. Kanino kayo humihingi? Kay Amihan. Nanghingi pa ako kay Amihan ng joke para lang may baon sa'yo.
Amihan, kay Amihan. Oh, si Aubrey Empress Kay daw. Oh, ay, yes, Empress Kay, grabe. Ayan talagang presidente ng ano namin eh. Korea, Koreana thread. Oh. Queen Korea. Ay, ito. Naku, oh, whole new world. Ahaw, regular viewer natin yan. Sino na tawa? Oh, Ate Belle, viewing right na, tawang-tawa raw sa kawayan. Ayan. Si Miss thank you. Thank you. Mati ka sa kanila. Like a whole new world. Okay. Ay, wow. Naku. Wow. Bisita tayo. Hello. Ay, sige. Ate, yung kitulog ni Sandra. Masa, MJ, silip ka. Nakabiyo pala siya. Oh, kit ng aso ni Ate Sands. Oh, yes. Kanina pa siya nangungulit. O yan, Raffy Mariz, baka pwede naman sample A Whole New World, kahit na chorus lang. A Whole New World? Katay mo na, Raffy. Ikaw yung sumula eh. I can show you the world. Dali, Raffy. Ay, umpisa talaga? Paano ba yun? Game. I can show you the world. And then I can show you again the world. I go. Dali. Wala ba tayong tugtog? Ayun. Walang tugtog eh. Walang budget. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Dapat ako, ikaw yun, di ba? Raffy, ikaw na. Raffy. I can open. Dali. Hindi ko alam yung lyrics niyan eh. Oh, edi ka una yung chorus. A whole new world. A new... Hindi, alam ko na. May report ko yan, dalawa na yan eh. Ano? Yan, hindi ano, nakakahiya kasi kay Marie pag hindi natin pinagbigyan. A whole new world ba? A whole new world. A new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Tama na! Tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang. Ang papasok ako. Papasok ako. Game. Perfect. Papasok ako doon. Game. Papasok ako. Tuloy mo lang yun. Paano ba yun? A whole new world. A whole new world. A new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Yay! Ay, grabe! Ano ba yun? Raffy, request na manok na pula. Manok na pula? Ano yung manok na pula? Ano yung manok na pula? Ano pula yun? Nakantahin natin. Manok na pula. Ano yun? yung ano, just a woman in love. Ah. In love school. Manok na pula. Oh, ito. Sino pa pa? Ay, di pala. Hindi kailangan mag-lesson. Mag-lesson tayo kay Howie. Hindi oo. Sorry, hindi pa kami marunong magbaybayin. Wala pa, oo. Papaturo pa kami kay Howie. Di bale, oo. Next time. Oh yeah. Oh, pwede na magkaroon ng show sa GMA. Kami mga show na po sila. Ako na lang wala. Hindi, ito po, parang pilot episode. At lilipat na po ito sa GMA. So, abangan nyo lang po. Abangan nyo lang. Ipanalangin po natin lahat na araw-araw, 24 hours a day. Hanggang sa magsawa kayo. Uy, pwede I love you, no? Ha? I love ano you. Ano yung I love you ni Celine? Ano yung I love you ni Celine? I love you. I love you ni Celine? Ano yun? I love you ni Celine. Celine Dion? Hindi ko alam eh. I love you, goodbye? And I... you know, and I? Kaya na yun eh, Whitney Houston yun eh. Iba yun. I love you all, journalist. And I love you. Love you too.
You are the reason. You are the reason. Aba, si Lourdes, ha? Si Lourdes. Paano nga, ano nga ulit yun? Paano nga ulit yun, Raffy? Okay, yun ba yung religious song? You are the reason. Yun ba yun? Hindi yata. Yun ba yun? Hindi yata. Hindi yata religious song. You are the reason. Sorry, Miss Lourdes. His life. You are the reason. Yan talaga si Mariz. Si religious yan yun. O, bukas po. Ayan, o, si Mariz talaga ang aming, siyang aming resident Vatican siguro, correspondent. Siguro pag hindi ako nag-asawa, yes. Baka naging madre ako. Kung nagkaroon lang ako ng calling. May calling ka? Sa tingin wala ng bata ka? Meron, meron ng bata ka. Ako ng bata ako. Parang bata ako, gusto kong maging madre, pero... Pero nawala na yun. Hindi na natuloy yung calling. Ako nung bata ko, inalo. Imagine mo, no? Gaya ng pilik mata mo, tapos madre ka. Love you! O, yung host nagsasalita, sandali. Sorry, sorry. Ay, sorry po, sorry po. Bigyan niya yung host. Ano yung host? Sakit daw ng tan niya sa ating pato. Ano ba yun? Hindi pa kami nagpapatawa at sakit ang tan mo. Actually, malungkot pa nga yun. Ano pa nagpatawa na tayo? Ito, trivia lang. Kantahan tayo kanina eh. Naging DJ ako for about 2 weeks. Bago ako mag-TV. Oo. 102.7 Star FM. Actually, hindi pa ako pa noon. Parang nag-train ako to become a DJ. Pari, kung nanin, i-intro mo yung kanta ni Mariz. Paano? Wala rin. Sige, sige, go, Raffy. Ano yung intro ko? Religious song by Mariz Umali? Hindi. I'm only one call away. Yun, one call away, kunwari. One call away? Sige nga, i-intro mo ako. Sige nga. You're listening to Double O Radio Station. Oh, ano pa? Next song on our playlist is a song from Mariz Umali, One Call Away, dedicated to yours truly. At sumero po DJ na to. Para pilit na pilit din. Sandali, naka-broadcast na tayo? Oh, hindi naman, no. Di ba? Tayo-tayo lang to. Ay, OT na tayo ng 12 minutes. Ay, magbabayad ka na ba nito? Oh, hindi, pero sige. Last na yan. Ituloy natin yan kasi magagalit si Maria yung nag-request kanina. Ako po magpapari. Ano yun? Gabriel. Oh, yung kanta mo, Mariz. Song? Yes. Alin? Okay. Huh? Uy, Raffy, oh. Cute, bro. Oh. Ano yun? Relax ka lang, nakasmile lang. Relax ka lang lagi, tapos smile ka lang. Ganyan. Relax ka lang. Hindi mo lang alam kung gaano ako ka-relax. Lagi. Oh. Oh, si Mariz naman daw, kilig na kilig. Ay, oh, hindi mo lang alam kung gaano ako ka-relax lagi. Lagi ako relax. Kahit may nagbabarilan, relax lang ako. Sobra nga yung pag-relax. May tumutok na tangke sa akin sa Iraq noon. Relax na ako. Relax ka lang, oh. Relax o, sa tumawin ni Ma'am Mariz at Ma'am Sandra. O, yan. Oo, syempre. O, yan. O, sige, magtatawanan pa kami. Pero magpapaalam na tayo. Sandra, Raffy, Mariz, thank you so much. Sana maulit ko, no? Ulitin natin to. Next time, gawin natin yung ano. Kwarantahan. Sana makulit muli. Yes. Ang mga oras natin. Dapat kasi 2 hours itong show mo. Since first hour, dun palang nagkakaroon ng umiinit. Wala na sila. Ala, may oras. Sorry, ito na ako. Si Sandra, may oras wala. Talaga yata. Yung may screening mo. May oras talaga pag-libre. Pag malibre yata talaga, nawala na si Sandra. Okay, anyway guys, thank you very much Mariz. Thank you very much Raffy. Ulitin natin po next time. Next time meron na tayong ano, exit song number, no? And then, ngayon na! Basta pag kailangan mo kami, we're only one
call away. I'm there to save the day. Oh, sige na. Okay na yun. Thank you. Thank you so much. Yeah. Sandra Aguinaldo. Okay? Thank you sa lahat ng nanood. Yes, thank you po sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you for guesting us. Bye! We love you.